Gusto mo rin ba ng tip kung paano makabenta ng products? Okay, so make sure na panoorin mo itong video ko na to, guys. And then, meron ako dito i-discuss sa mga tips and some knowledge kung paano ka makakabenta ng products mo through online and offline. Video na to. And once again, this is Sheila Padua. Ngayon, pag-uusapan natin sa video ko na to, guys, ang yung some tips na maibibigay ko sa inyo na talagang ginagawa ko. Ina-apply ko mismo sa sarili ko sa business na ginagawa ko ngayon. Paano ako nakakapagbenta ng maraming products through online and offline? Okay, so kung yun din yung struggle mo ngayon, nahihirapan ka magbenta ng products mo through online, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Okay, so unang tip is dapat high quality yung products mo. Bakit high quality? Kasi marami sa mga tao ngayon, alam mo, willing silang magbayad ng malaki or willing silang i-take yung ganung price kahit medyo may kamahalan. Basta sure sila sa quality ng products na in-offer mo. Okay, so nagigets yung point ko. Di ba, kunwari yung gustong-gustong magpaputi talaga. O yung free sample natin, yung taong gustong-gustong pumuti. Kahit alam mo yung, alam niya sa sarili niya and na mahal yung products, pero since talagang gusto niya, may willingness siya talaga siya na pumuti. At yun yung ginugol niya. Magte-take action yun, bumili ng ganun kamahal na products para lang masatisfied siya sa result. Tama? And for example, yung products mo, pantanggal ng pimples, whitening and then pantanggal ng pimples. So, kung mag-i-grab niya ng mga taong gustong-gustong masolusyon yung problema nila. Like yung mga taong maraming pimples, gusto nilang mawala. Diba? Willing silang magbayad ng ganung kalaking kahit may kamahalan. Basta satisfied sila sa magiging result ng products na ino-offer natin sa kanila. Okay, so nag-gets yung point ko. So, dapat high quality. Yun yung first tip. Kaya, so second tip guys, dapat sellable yung products mo. Parang sellable to. Madali siyang ibenta. Diba? Hindi siya yung mga tipo ng products na yung pipiliin mo yung mahirap or hindi mo siya pwedeng dalhin anytime na umalis ka. Tama? Dapat piliin mo yung mga products na kahit saan ka pumunta, meron ka para kahit saan ka pumunta, may ibenta mo yung products mo. Madali siyang maibenta. Kung sa high quality, madaling ibenta and then hinahanap ng mga tao. Tama? Magigas yung point ko. Yung pangatlo, products dapat yung inilalapit natin sa tao. Okay? So, simple. Paano ka makakapag-post? Paano ka makakapagbenta online? Post ka. Post ka sa mga, mag-join ka sa mga buy and sell groups. And then, mag-post ka doon. And then, sa post mo, huwag yung laging puro benta. Magbibigay ka ng so make sure ito yung pinaka-tip talaga din guys sa pag-post na natutunan ko sa mentor ko mismo na tinuro niya sa amin na talagang sobrang naging effective na nung ginamit ko siya sa pag-post ko sa postering na ginagawa ko sa online sa mga buy and sell. Dapat pag nagpo-post ka hindi lang lagi ang benta-benta. Dapat meron ka dong sinusolusyunan na problema ng customer mo na talagang magpapa-take action sa kanila, bakit nila kailangan bilhin yung products. Dapat magbibigay ka ng value and this solution doon sa problema nila. Diba? Pansinin mo, bakit tayo bumibili ng mga pampapayat? Kasi may taong gustong pumayat. Okay? For example, ako, bakit ako bibili ng pampapute? Kasi gusto kong pumute, tama? Hindi bibilhin yun ng taong wala namang may kailangan sa ganong products. Dapat, inilalapit mo sa kanila. So, yun yan. Tip sa pag-post online, give value, and then dapat solution provider ka. Okay, dapat nakikita nila sa post mo na may problema sila na pwedeng solusyonan ng products na ino-offer mo. Okay, so offline naman, dapat, lagi mo siyang dala.
hindi naman, hindi yung point ko na magbabahay-bahay ka, kakatukin mo yung mga kapitbahay mo, offeran mo ng products. Ibig ko sabihin yung anytime dala mo siya, para pag may nagtanong sa'yo, and then ilalapit mo siyempre sa, ano, pakita mo sa tao na na-interested sa products. For example, nakasalulo ka ng, or yung friend mo, nakita mo wapimples, uy friend, alam mo meron akong products na sobrang perfect para dyan sa problema mo. Baka gusto mong itry. Mga ganun lang. Eh, paano kung wala kang dala? Diba? Pag sinabi ng friend mo, uy, patingin nga, ano ba yan? Diba? Paano kung hindi mo siya dala? Lagi mo siyang iniiwan. And kasi kung nasa bahay lang yung products natin, hindi talaga siya mabibenta. Kailangan dala mo siya anytime para ready ka. Para pag may bumili, may ibibigay ka agad. Okay, and then yung fourth, pang-apat na tips is find your niche. Okay, ano ba tong niche na to? Hanapin mo yung target market mo sa pagbebenta. Okay, lalo na sa online. Hindi, sabi niya, hindi mo pwedeng pakainin yung taong busog. Tama? Kumagahanapin mo yung mga taong gutom. Gutom sa mga products na in-offer mo. Na talagang alam mong mag-take action kahit gano'ng pakamahal yung products mo. Okay, for example, gutom na gutom ako. Tama? Tapos, binentahan mo ako kahit yung burger lang mga peraso na burger. Tapos, ang mahal ng price, sabihin natin, 500 or 300, mga something ganun. Bibili niyo ko yan, bakit? Dahil gutom na gutom ako. So, unlike to sa mga taong hindi naman nangangailangan ng ganun products, tapos bigla mo offeran ng ganun. Diba? Paano nga ba talaga sila bibili kung hindi naman nila kailangan? Tama. For example, ako hindi ko naman kailangan yung products sa in-offer sa akin. Ba't ko siya bibilhin? Diba? Ganun lang. Kumbaga, ilagay mo muna yung sarili mo dun sa magiging sitwasyon ng isang prospect na offeran mo. Okay? So, yun lang muna guys for now. Abangan mo yung mga susunod na video ko. Share mo to sa mga friends mo kung meron ako sa iyong naibigay na tips. Okay? So, sa mga susunod na video, marami pa akong itatackle doon na mga knowledge and tips about sa products natin. So, make sure na abangan mo, panoorin mo, then message mo ako kung may mga katanungan ka. And once again, this is Sheila Padua. I'm praying for your success and God bless.